sa puntong ito, live nating makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster, walang iba kundi si Lori Dean de la Cruz. Magandang umaga, Lori Dean. Kahapon ay nabuo na bilang isang ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan natin sa labas ng PAR. Ano na po bang update sa lagay ng bagyo na ito? Papasok po ba ito ng Philippine Area of Responsibility? At kung papasok po ito, may chance po ba itong mag-landfall sa kalupaan? Magandang umaga rin, Tricia, sa lahat po ng ating mga kababayan. As of our latest analysis, huling namataan ang bagyong ito sa layang 2,015 kilometers silangan ho yan ng Katimugang Luzon. At bukas ho ng hapon, ine-expect natin na papasok na ito ng ating era of responsibility. And upon entering, dahil nasa bagyo na nga siya o bagyo, tinuturing na natin siyang isang bagyo, papangalanan po natin siyang si Bagyong Paeng. At medyo matagal yung ine-expect natin na pananatili nitong si Bagyong Paeng sa loob ng ating era of responsibility. At maaari pa nga po itong mag-intensify habang nasa bahagi po ito ng ating karagatan. Nakot, kailangan talaga itong paghandaan itong bagyo na to. Kanina, Lori, din nabanggit mo na magtatagal itong pagdating ng bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility o magtatagal yung pagpasok niya. Mararanasan sa presensyo ba ng bagyo ay mararanasan yung epekto nito ngayong araw o kung hindi man ngayong araw sa mga darating pa na mga araw? At idagdag ko na rin yung magiging lagay ng karagatan. By weekend ho, ngayong Saturday and Sunday, wala pa po tayong inaasahang anumang epekto o direct effect nitong bagyo sa anumang bahagi ng ating landmass dahil medyo malayo pa po ito or may kalayuan pa. Ang maaaring magpaulan sa atin ay yung patuloy na direktang epekto ng ITZC at maging yung mga localized thunderstorms, especially po sa hapon at sa gabi. Pero inaasahan ho natin na sa paglapit po nitong si Bagyong Paeng sa ating era of first, sa ating sa paglapit ho niya or as this tropical cyclone stays inside the Philippine Area of Responsibility, maaari pa po itong mag-intensify at maaari din po itong mag-enhance ng habagat na maaaring maka-apekto sa ating mga kababayan, especially sa Southern Luzon, Visayas, at ilang bahagi ho ng Mindanao. Pero hindi na ho ganun kalakas na mga pag-ulan ang inaasahan natin na dulot ng habagat dahil yung peak po ng ating southwest monsoon ay halos tapos na po lang dahil nasa katapusan na ho tayo ng September. Dahil nga't itong bagyo na to ay nasa karagatan, tanong namin, lalakas pa ba yung Bagyong Paeng? At idagdag ko na rin, ano bang laman ng 5 AM weather forecast? As of our latest analysis, hindi natin inaalis ang chance na mas lumakas pa po ito. Maaari nitong abutin ang kategory ng severe tropical storm. At kung lumakas pa man siya, posible po yung lower limit ng typhoon. Pero sa ngayon, hindi pa po ganoon kalaki yung ating, or kabukas yung ating consider doon sa fact na iyon. However, sa ating forecast naman, for 5 a.m. in the morning, inaasahan natin na ang Mimaropa region, kasama na po ang buong Kabisayaan, maging ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga region, makaranas ng maulap na kalangitan na may mga light to moderate rains. Direktang epekto yan ng intertropical convergence zone. For Metro Manila and the rest of the country, ina-expect natin ngayon ang bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na po pagdating ng hapon at gabi, katulad ng huyan ng mga nararanasan natin for the past few days. At para naman po sa kondisyon ng ating karagatan, good news pa rin dahil wala pong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating karagatan sa ngayon, kaya't inaalaw naman ng Philippine Coast Guard na pumalao at maging ang maliliit na sasakyan ang pandagat. Kaya't patuloy din nating inaabisuhan yung mga kababayan natin na maapektuhan ng sama ng panahon at pati na rin ang ITCZ na umiira sa malaking bahagi ng bansa sa pag-iingat na dahil posible ang flash floods o landslides dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Maraming salamat, Lori Dean, sa inyong oras at sa mga kaalaman inyong binahagi sa aming programa. Simula pa lamang po yan at magbabalik pa ang Panahon TV. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at ang isa naman galing sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaring maranasan ng pagbaha sa mababang lugar
o pagguho ng lupa sa mga mulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang mga sama ng panahon o weather disturbances.